good day po, grade 8 students. This is Bonifacio A. Alos Jr. na nasa Sir Alos TV, which is your math teacher online. For today, I am going to discuss all about the factoring the general trinomial. Okay? Which is in a form of x squared plus bx plus c is equal to 0. Okay? Factoring general trinomial. Okay, x squared plus bx plus c is equal to 0. I do have 3 examples. Mamaya ko isusulat yung pangatlo. Okay, the first one is this. We have x squared plus 7x plus 12 is equal to 0. Okay, hindi po ito kasama sa mga special product. Okay, so separate po siyang maididiscuss aside po from the special product po natin. Okay, which is agad-agad, may sagot na po tayo kaagad. Okay? Dito, kailangan pa po nating pag-isipan kung ano yung factor na ilalagay po natin dito, in this given. Okay? First is this. The first factor is eto. X times X. Maglagay po tayo ng dalawang parenthesis. Okay? Dalawang sets ng parenthesis. X squared, ang kanyang factor is X times X. Susunod natin gagawin is yung last term. Pag-isipan natin yung sa last term. Maghanap tayo ng kanyang mga factor, okay? Mga factors niya, which is kapag pinag-add po natin, ang sagot po is yung constant o yung numerical term ng ating middle term. Again, ulitin ko, yung factor ng ating last term, pag pinag-add po natin siya, ang sagot po is yung numerical coefficient po ng ating middle term. Example for this one is 12. Ano ba yung mga factors ng 12? We have 12 times 1. Ano pa? 2 times 6. Ano pa? 3 times 4. Pwede rin balik tayo na 1 times 12, no? Pwede rin 6 times 2. Pwede rin 4 times 3. Okay? Ang sagot natin sa lahat ng to is 12. Pag pinag-add ba natin siya, ang sagot ba ay 7? Alin sa kanila na kapag pinag-add po natin, ang sagot po ay 7? 12 plus 1, 7 ba? Siyempre, hindi. Okay? 2 plus 6, pag pinag-add natin, ang sagot ba ay 7? Siyempre, hindi rin. Okay? Next, 3 plus 4, ang sagot ba ay 7? Yes. So therefore, ang sagot po natin dito is plus 3, then plus 4 is equal to 0. At yan po ang ating magiging kasagutan. Okay? Yan po ang factor nilang dalawa. Okay, ganito po yung concept. Okay? Yung first term, x times x. Yung last term, kukunin natin ang kanyang factors na pag pinag-add natin, ang sagot po is yung numerical coefficient ng ating middle term. Okay? Subukan natin sa number 2, example number 2. Okay? So, x times x, automatic, x squared na po yun. So, dalawang set ng parenthesis is equal to 0 natin to, ha? Okay. 6. Ano ang mga factor ng 6? Na kapag minultiply natin or pinag-add natin, ang sagot po ay 5. Okay, but take note, pansinin nyo ang middle term. Ang middle term natin is negative. Okay, so isipin muna natin yung ano natin, no? Isipin muna natin yung ating mga factors para sa 6. So we have 6 times 1, ano pa? 2 times 3. Okay, so agad-agad may idea na kayo, no? Hindi pwede yung 6 plus 1. Kasi kapag pinag-add mo yun, 7. Okay? 2 plus 3, tama yung 5. Okay? Pero ang tanong ngayon dito, bakit negative yun? Okay? May mali ba sa ating function or sa ating trinomial? May mali ba sa ating trinomial? Wala po. Tama po yung pagkakasulat natin dito. Negative po talaga yung middle term. Pero bigyang pansin po natin, positive po yung ating last term. So, ibig sabihin, kung positive yan, ito, at negative ito, the chance is
parehong negative yung ating dalawang factors. Okay, sige nga, try nga natin, no? Okay, negative 2 times negative 3. Ang sagot ba ay positive 6? Yes, it is. Positive 6 ang sagot kasi negative times negative is positive. Now, positive 2 plus, negative 2 pala, sorry. Negative 2 plus negative 3. Is it negative 5? Yes. So, ang sagot natin is negative 2, negative 3. Yan po ang ating dalawang factors. X minus 2 times x minus 3. At ito po ang kanyang trinomial. So, okay. Example number 3. X squared plus x minus 30. So, automatic, gawa po tayo ng dalawang set ng ating parenthesis. X times x is equals to x squared. Okay, pasensyahan nyo na po yung ating background music, no? Panahon po kasi para tumilaok siya, okay? So, x times x, x squared. Ngayon, 30. Pero negative siya. Ano ba yung mga factors natin na kapag pinag-add natin or pinag-multiply natin, I should say, the answer is negative. So, the possibility is positive yung isa, negative yung isa. But take note, okay? Mas mataas dapat ang positive. Kasi ang nangibabaw po na sign is positive para dito sa ating middle term. Okay, so what are the factors po ng ating 30? We have 3 times 10. 30 times 1. 5 times 6, 15 times 2. Meron pa ba bukod sa mga yan? Again, sabi ko, mas mataas ang positive kesa sa negative. Okay, so negative tong 3, negative yung ating 1, negative yung ating 6, at negative yung ating 2. Okay, kasi the chance there is, kasi positive ito, ibig sabihin, mas mataas yung ating positive sign. Okay? 3 times, negative 3 times 10 is negative 30. Pag pinag-add ba natin siya, ang sagot ba ay x or 1? Kasi may numerical coefficient siya na 1. Okay? 10 plus negative 3 or negative 3 plus 10, mali po yun. Okay? So, cross out natin siya. Next, 30 and negative 1. Negative 30 yun. Add natin siya. 30 plus negative 1. Mali din po because the answer is positive 29. Okay? Next, eto. Negative 5 plus 6. Tama po siya. So, wala na tayo kahit hindi na natin ito i-continue. Kung gusto nyo i-continue, tama din. Okay? 15 plus negative 2. The answer is positive 13. At hindi po 1 ang sagot natin. Wherein, negative 5 plus 6, 1 ang sagot natin. So therefore, siya po ang ating mga factors. X minus 5 times x plus 6 is equal to 0. Sorry, nakalimutan ko. Is equal to 0. Okay? Yan po yung ating factor. X minus 5, x plus 6 is equal to 0. Okay? Okay, we go now to our challenge yourself. Okay, I do have here 5 examples or 5 problems. Post nyo muna yung video na to, sagutan nyo po muna siya, and then challenge yourself. Later on, i-play nyo po din siya agad. Okay, pagkatapos yung sagutan lahat, tignan ninyo kung tama ba ang inyong kasagutan or hindi. Kung tama ang inyong sagot, congratulations! Kapag mali ang iyong kasagutan, please be guided with our discussion for this video. Okay? So, siguro okay na, no? Pinost nyo na kanina. Sasagutan na natin. Okay? So, we have number 1. X squared plus 4x plus 3 is equal to 0. Okay? To, sulat natin kaagad yung ating factors. Dalawang parenthesis. Okay? X times x. Okay. What are the factors of our last term?
na kapag inadd natin, ang sagot ay 4. Ilan ba ang possible factor ng ating ano, factors ng ating 3? Iisa lang. That is 3 times 1. At yung 3 times 1 na yon, pag pinag-add po natin, ang sagot po is yung numerical coefficient ng ating nasa gitna. So the answer is plus 3 and then plus 1 is equal to 0, ha? Okay. Tama ba yung naging kasagutan? Okay, very good. Congratulations, no? Tama ang yung sagot mo. Kapag mali ang sagot mo, you do it this way. Okay? So, next. Number 2. X squared plus 7x plus 10 is equal to 0. Again, dalawang parenthesis then equal to 0. X times X, automatic, isulat mo na po agad-agad. Okay? Next. Third term. Which is 10. I'm sorry for that. No? Napadighay ako ng konti. Okay. 10, yung ating third term. Ano-ano ang mga factors ng 10 na kapag pinag-add natin, ang sagot po ay 7. We have 5 times 2 and 10 times 1. Siyempre, yung 10 times 1, pag pinag-add mo yung 10 plus 1 niya, okay, ito, para maging ma-visualize nyo, no? 10 times 1, ang sagot niyan is 11. Samantalang yung 5 times 2, okay, pag pinag-plus natin, okay, baka makita ng mga parent nyo, no? Mali yung ano, tinuturo ko. Okay, kapag pinag-plus natin, ang sagot po natin dito is 7. Factors kasi ang sinasabi ko, okay? So we have 5 and 2 are the factors kasi 7 at tama po yun para sa ating gitna or the middle term, yung numerical coefficient ng ating middle term. So we have plus 5 and plus 2. Ngayon, do not confuse yourself kung sakali napagbaliktad nyo ang sagot nyo na ang una is x plus 2, yung pangalawa is x plus 5. Sir, tama po ba yun? The answer is yes, definitely, tama po yun. Okay, ang sagot po natin is tama for that. Okay? Kahit pagbaliktad din mo po yung constant ng dalawang yan, okay lang po. Kasi parehong x lang naman yung kanilang both first term. Okay. For number 3, yung number 1 and number 2, parehong positive. Number 3, parehong negative yung middle term or yung second term and third term. So, anong gagawin natin dito? Okay? Parenthesis muna. Okay? Is equal to 0. X times X. Naka-automatic na yan. Okay? Kapag po ganito, na negative po ang ating third term, the possibility is this. Positive yung isa, negative yung isa. Okay? Now, watch out yung sign nung nasa middle term natin. Negative. Ibig sabihin, mas malaki po ang number ng negative. Okay, again, I repeat, mas malaki po ang number na nasa negative. Kunin natin ang factors ng 24. Anong mga factors ng 24? 24 times 1, 12 times 2, 6 times 4. Ano pa? Meron pa ba? 3 or 8 times 3. Meron pa? Aside sa mga yan? Okay, kung meron pa, sige, i-ano nyo lang po, ha? Isulat nyo na lang po sa inyong mga notebook. Okay? Sabi ko kanina, mas malaki dapat ang negative number. Bakit? Kasi ang naiwan po dito is negative. Okay? So, gawin natin negative yung mga matataas na number. Okay? Pag pinag-add ba natin, ang sagot ba ay 10, which is yung numerical coefficient ng middle term natin. Negative 24 plus 1. 10 ba? O negative 10 ba ang sagot? Hindi. Okay? Test natin yung pangalawa. Negative 12 plus 2. Negative 10 ba ang sagot? Yes, it is. So, eto po. Siyempre, ifa-follow natin. Nandito yung negative natin. So, isusulat natin dito yung 12. Isusulat natin dito yung 2. So, ang factor niya is x plus 2
then x minus 12. Now, you are going to ask me, sir, pwede po bang pagbalikta din ang sign nila? Negative 2 po yung isa, positive 12 po yung isa. Hindi po pwede para sa part na ito. Kapag magkaiba, ang sign nilang dalawa. Okay? Pero kung ang ginawa mo is positive 12, negative 12 yung nasa first na factor mo, and then positive 2 yung nasa pangalawang factor mo, that is very, very good. Okay? Next, number 4, x squared plus 2x minus 3. Okay? So, parenthesis muna, dalawang set ng parenthesis is equal to 0. Ayan, hindi na nakita yung 0. Basta may equal to 0 yung dulo niya. Ayan, adjust ko na lang po. Okay, ganun. Okay, x times x is x squared. Okay, tignan natin. Negative po yung ating third term. Ano yung sabi ko dito kanina kapag negative yung third term? Isulat na natin. Positive yung isa, negative yung isa. Okay? Ayan, wait lang. Okay, positive yung isa, negative yung isa na factor natin. Pero take note, ano ang sign ng ating middle term? That is positive. So, ibig sabihin, mas malaki po ang sign ng positive. Mas malaki po ang sign, no? Sorry, mas malaki po ang value ng positive natin. Okay? Ulitin ko. Mas malaki po ang value ng ating positive. Tanungin ko na kayo, what are the factors of negative 3 or 3? That is 3 times 1. O, siya lang naman eh, wala nang iba, no? Kasi this is prime number. Okay? 3 times 1 lang. Sabi ko kanina, mas malaki ang ating positive. So, ibig sabihin, yung negative 1 ang ating gagawing negative. Yung 1 ang ating gagawing negative. Okay? So, we have 3 times negative 1. The answer is negative 3. Add natin. 3 plus negative 1. Tama. Okay? So, ang factors natin is 3 and negative 1. So, we have 3. Tapos, dito is negative 1. Okay? Next, last number. Number 5 na po. Okay, for our number 5, x squared minus 6x minus 7 is equal to 0. Again, dalawang parenthesis agad-agad ang isusulat natin, equal to 0. Okay? Next, x times x, isulat na natin agad-agad. 7, negative. So, ibig sabihin, positive yung isa, negative yung pangalawa. Negative 6. Ibig sabihin, mas malaki ang negative value ng ating factor. So, what are the factors of 7? Okay, so we have 7 times 1. Diyan na lang, that kasi yung x na ginagamit ko kanina kasi maipagkamali nyo dito sa x na, na sinusulat natin dito. Okay? 7 times 1, siya lang naman. Okay, siya lang naman ang ating factor para sa ating negative 7. Sabi ko kanina, mas mataas ang value ng ating negative sign. So, we do have negative 7 and positive 1. Pag pinag-add po natin silang dalawa, the answer is negative 6. So, therefore, this is positive 1, this is negative 7. And that's it. There you go. Sana po naintindihan nyo po ang ating discussion at yung challenge yourself po natin dito sa part na to. Okay? So, okay. Pahabol lang po natin ito, no? We do have ax squared plus bx plus c. Kasi may nagtanong sa akin, sir, bakit po parating x squared lang? Hindi po ba pwedeng magkaroon po ng other value dito? Okay, that is a very nice question and I like that. Nagtatanong kayo, meaning to say, interested po kayo. Okay, so ax squared plus bx plus c is equal to 0. Magbigay tayo ng example. Okay, so we have 2x squared plus 5x minus 12 is equals to 0. Okay, given that 2x squared plus 5x plus minus 12 is equals to 0. Ngayon,
In this example, may isasuggest po akong another po na computation sa inyo. Okay, hindi lang po natin kasi i-take consider itong ating last term. Pati po yung first term, kailangan din po natin i-take consider yon. Okay, by means of papaano? Eto. Yung math teacher ko po, nung ako po ay nasa Third Year High School, okay, so shout out po kay Sir Binigno de Vera. Okay, kay Sir Binigno de Vera, nagtuturo pa rin siya until now, okay? Siya po ang nagturo sa amin kung paano po gamitin 'to. Ang tawag pa nga niya sa amin 'yan is galusa method. Bakit galusa? Kasi sa amin po dito sa lugar namin sa Pangasinan, yung galusa, 'yun po yung hinihila-hila ng kalabaw at ganyan ang itsura niya. Diyan po nilalagay yung mga dayami, diyan po nilalagay yung mga inani ng aming mga magsasaka. Hihilahin po 'yan ng kalabaw, okay? Pero biro lang po niya yun. Ito po, or kung papaano po gamitin etong method na ito. Okay? I don't know the proper term. Basta yun po yung sinabi sa amin ni Sir Binigno de Vera noon. Okay? So, isulat natin dito yung first term, 2x squared. Isulat naman natin dito yung last term. Okay, sorry. At isulat natin dito yung middle term. Okay, so this is x. I'm sorry for that. Ulitin ko. Isulat natin dito yung first term. Dito naman po yung last term. And then dito po yung middle term. Kunin natin ang factor ng 2x squared. So we have 2x times x. Okay, that is 2x times x. Ang sagot natin is 2x squared. Ngayon, since this is negative, at yung middle term natin is positive, ibig sabihin, yung factor ng 12 natin is may possibility at talagang ang dapat sagot is mas mataas po yung positive natin. Okay? Or, kung hindi man, no, mas mataas yung negative pero dapat itapat natin siya counter dito. Okay? So, what are the factors po ng ating 12? The possible is 6 times 2. Okay? 6 times 2. Dito natin. 6 times 2. The answer is 12. Mas mataas ito. Okay? Another, we have 4 times 3. We have 12 times 1. Mas mataas yung, or mas malaki yung positive. Okay? For this. Kasi positive yung sagot natin dito, okay? Negative, negative, and negative for this, okay? Yan. So, sa lahat ng mga yan, alin sa kanila ang kapag pinag-multiply natin, magkakaroon tayo ng kasagutan ng positive 5 sa middle term. Okay, try natin yung 4, tapos yung negative 3. Okay. So, negative 3 natin dito. And then 4 natin dito. So, negative 3 times 4, that is negative 12. Okay? Cross-multiply po natin. At isulat natin ang answer sa taas nila. Okay. 2x times 4. Ilan ang sagot natin? 2x times 4, that is 8x. X times negative 3, that is negative 3x. Add natin. Excuse me. I-add po natin yan. Negative 3x plus positive 8x. Ang sagot ba ay 5x? Yes, okay. So therefore, our answer is, or our factors are this. 2x minus 3 times x plus 4 is equal to 0. Nagets nyo ba kung paano yung ano niya, kung paano yung flow niya? Okay? First, isulat natin yung galusa. First term, last term, middle term. Kunin ang factor ng first term. Kunin ang factor ng second term. Pero tantyahin mo na kapag cross-multiply po natin siya at inad natin yung sagot doon sa cross-multiplication natin, ang sagot po is the middle term. Okay? That's it.
Okay, let's have another example for this, okay? So, again, using the Galusa method na tinuro sa akin ng teacher ko, okay? First term, 3x squared. Last term, 1. And then, middle term is 4x. Factor po ng ating 3x squared. We have 3x times x. Okay? Next, ano-ano ang mga factors ng 1? Siyempre, 1 times 1 lang yun. Okay? 1 times 1. And then, we're going to cross-multiply. Ang tinuturo ko po dito is yung flow kung paano po gamitin itong method na to. Cross-multiply natin. Okay? 3x times 1, we have 3x. X times 1, we have x. And then, i-add natin to. 3x or x plus 3x. Ang sagot ba ay 4x? Yes, it is. Kaya ang factor natin is ito. 3x plus 1 times x plus 1 is equal to 0. So, ganyan po ginagamit itong method na ito. Okay, thank you very much. Sana po may natutunan po kayo sa ating discussion sa araw na ito. Okay, this is Bonifacio A. Alos Jr. Nandito po ako sa Sir Alos TV, which is your math teacher online. God bless and thank you very much. Don't forget to like, share, and subscribe para mas marami po ang matuto ng mathematics.